Thanks to you, my career is over, and I will spend the rest of my life here in Texas trying to teach evolution to creationists. You watch your mouth, Shelley. Everyone's entitled to their opinion. Evolution isn't an opinion, it's fact. And that is your opinion. Hindi pwedeng yung Tamaro maging Toyota. Ang ibig ko sabihin lang, kapatid, ano? Without using Bible... Sa Biblia, sinasabi na walang evolusyon. Na ano sabi sa Biblia? Yung ginawa ng Diyos, magiging magpakailanman. Hindi mo madadagdagan, hindi mo rin mababawasan. Tinan mo, ha? Nung gawin ng Diyos si Adan, meron siyang ribs. Ribs necessary enough to cover the delicate heart. Eh ngayon, magbilang ka. Normal naman sa tao na ang ribs ay pare-pareho eh. Mula nung umpisang skeleton na nakita, mga 200,000 years ago, the oldest skeleton of a human being, hanggang ngayon, ganun pa rin ang ribs. Wala namang evolusyong nangyari eh, kapatid. Naloko lang ang mga iba ni Darwin. Parang nag-evolve kasi magkamuka eh. Bakit ikaw magkamuka yung tao at saka yung unggoy? Madali lang naman yung maisip kung nag-iisip ka eh. Ang gumawa, iisa. Yung gumawa sa tao, yung nag-gumawa sa hayop, iisa. Yung designer, iisa. So meron siyang pattern of design. Kaya meron pagkakapare-pareho. Pero it doesn't mean na nag-evolve yung isa dun sa isa dahil may pagkakapareho, no? Ngayon yung sinasabi mo, paano natin malalaman sino ang gumawa sa Diyos? Para lang kung ilalagay mo yung sarili mo sa computer ngayon, sabihin ng robot, hoy, bakit ba ako nandito? Sino ba gumawa sa akin? Wala ka naman kasing capacity kung robot ka na maintindihan mo why you did exist. Pero ang pagkakaiba ng tao, binigyan tayo ng impormasyon na kaya pala tayo naging tao, ginawa tayo ng Diyos. Sinabi ng Diyos yung kay Eva at kay Adan. Sinabi naman ni Eva sa anak niya. Sinabi naman ng anak niya kay Abraham. Sinabi naman ni Abraham kay Isaac, kay Jacob. Sinabi naman ni Jacob sa mga Israelita. Sinabi naman ng mga Israelita, sinulat naman ni Moses. Nakarating sa atin na impormasyon. Ngayon, tututulan mo ba yon? Na yung sinabi ni Moses ay galing sa Diyos at galing sa mga ninuno niya. Eh kung tututulan mo yan, tututulan din kita. Eh ba't ka naniniwala kay Darwin, di mo naman nakita? O, ganun yan kapatid. Ganun lang yan. At sana loobin ng Diyos kapatid, ano, mag-aral kayo ng iba kaysa sa kind of thinking that you have now, yung atheist. Alam mo, be fair. Hindi kayo maniniwala lang kay Darwin. There are other sources of information which is more reliable than Darwin.
Huwag mo sabihin sa akin yung contradicting nating idea ngayon eh. Eh, ikaw lang ang tama at ako'y mali. Ako, may ebidensya ako in science and in history na ang Diyos nagsalita, kaya naalaman natin ng tao tayo ginawa. Ang computer, walang paraan ang computer para sabihin niya, isang araw, nadiskubre yung Windows at saka yung Microsoft. At mula noon, ay ako'y existing na ako ngayon ng computer. Ako, pinakamahusay na robot ngayon sa mundo. Walang capacity yung computer na sabihin yun eh. Pero tayong mga tao na ginawa ng Diyos, may capacity tayo to trace back our existence from the creator of everything, and that is God. Ngayon, eh paano naman ang Diyos eh nag-exist? Para lang ganito, kapatid John, ganito yan ha. Tatanungin mo nanay mo, nanay, saan ako galing? Sagot sa'yo nanay mo, sa akin, sa tiyan. Ang katunayan, pakuha ka ng DNA, pakukuha ko. Makapare sa akin ka galing, tsaka sa tatay mo. O tatanungin naman mo ngayon yung nanay ng nanay mo. Lola, sa'yo ba galing nanay ko? Oo. Oh. O ngayon, tatanungin mo naman yung lola ng lola mo. Oo, oh, sa akin galing yung lola ng yung lola mo. Balik ka ng balik. Kababalik mo, kakarating ka kay Eva at kay Adan. Tatanungin mo naman si Adan, saan ka galing? Ginawa ako ng Diyos eh. Kasi nung mamulat ang mata ko, andito na ako, tao na ako eh. Eh nakausap ko yung gumawa sa akin. Sabi niya, ginawa niya ako sa alabok ng lupa. Totoo, sinabi ng Diyos kay Adan, ginawa kita sa alabok ng lupa. Katunayan nga eh, pag-aralan mo yung being mo, galing ka nga sa alabok eh. Tama yung impormasyon sa Biblia. Eh ikaw din, sasabihin mo, hindi ako naniniwala. Eh di, tanungin mo yung lola mo kung saan ka galing. Tapos tanungin yung lola mo magtanong saan siya galing. Malalaman niya, galing siya sa lola niya. Tapos yung lola niya galing doon sa lolang kalululuhan niya, makakabalik ka. Hindi imposible yon kapatid, na meron tayong pinanggalingan. Physically speaking, may pinanggalingan tayo talaga. Hindi tayo nag-evolve mula sa hayop. Napakalaki ng pagkakaiba natin sa hayop. Kwentahin mo na lang yung mga genes, yung mga chromosomes, ng laman ng isang unggoy, napakalaki ng pagkakaiba sa tao. Sa isa lang, magkaroon lang ng isang diferensya, millions of information ang nandun sa isa eh. At tina, mababasahin ko ito. Kapatida, ito, science ito eh. Hindi ito, I'm not speaking out of ignorance. The truth is, if we consider the absolute amount of genetic material when comparing primates and humans, the 1 to 2% difference in DNA represents approximately 80 million different nucleotides compared to the 3 to 4 billion nucleotides that make up the entire human genome. You see, magkaroon lang ng 2% na difference ang ating DNA sa 8. Yung 2% na yon represents approximately 80 million different nucleotides compared to the 3 to 4 billion nucleotides that make up the entire human genome. Can you imagine how much is 80 million difference in nucleotides in a human than on a primate? It makes us able to speak na hindi magawa ng primates hanggang ngayon. 80 million nucleotides spell a world of difference between ape and human. Diyan pa lang sa genetic information at sa mga scientific information na yan. Kung gumagamit ka lang ng isip, kapatid, di ka naman niniwalang galing ka sa unggoy. Sana naunawaan mo ako. At huwag mo akong pilitin na maniwala ako sa'yo. Kasi, ganito kasi, kapatid, ano? Ang pinaniwalaan mo, hindi naman galing sa'yo eh. Sabi ni Darwin. Sabi ni ganon. Yung pinaniwalaan ko naman, sabi ng Diyos ko. Ba't ako naniniwalang may Diyos? Eh kasi meron akong hindi magawa, siya gumawa eh. Meron siyang ginawa, hindi magawa ng tao eh. O eh, tutulan mo itong sinasabi ng Diyos, ha? Sa Mateo, very simple thing ito. Pero hanggang ngayon, walang makatutol na sintipiko rito, eh.
Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Sinabi ito ni Kristo 2,000 years ago. Hindi ka makakagawa ng isang buhok na maputi o maitim. O tinan mo, kung ito hindi totoo, dapat ngayon walang kalbo. Eh pero sinabi ng Diyos which seems a challenge up to now. Alam mo kapatid, nasabihin mo, hindi, nature ang gumagawa niyan. Yung buhok na itim at puti. Hindi Diyos. Tawag mo kasi nature At tawag ko doon Diyos He is somebody beyond nature. Ngayon, kung totoong nature ang gumagawa ng buhok, bakit meron tao which was born in nature, ayaw makapagpatubo ng buhok. 20 anyos lang, tatanggal na yung mga buhok dito. Unfair naman yung nakilala mong nature, lalabas. There are things we cannot do which God have done that makes Him different from us. And I believe that He exists. Mas makakabuti sa'yo kapatid maniwala ka sa Diyos kaysa hindi. Pag hindi ka kasi naniwala sa Diyos, magiging libreng-libre ka Hindi ka nasusunod sa utos. Hindi kasi naniniwala sa Diyos. Ang Diyos ang may sabi, mahalin mo yung nanay mo, tatay mo. Sabi ng Diyos yun Sabi ng Diyos, iibigin mo yung kapwa mo parang sarili mo. Sabi ng Diyos, huwag ka raw magnanakaw. Huwag mong kukunin yung hindi mo asawa. Mas mabuti nang maniwala ka sa Diyos dahil hindi ka gagawa ng masama. Ah, 90% po ng mga scientists, kahit po i-search nyo po, na ang evolution po is a fact na. So, i-explain ko po yung regarding po dun sa unggoy na sinasabi nyo. Kung totoo ika ang evolution, bakit tayo may unggoy pa hanggang sa ngayon? So, ito po ang sagot po doon. That we are not descendants of the apes. We are cousins of them. At regarding po kay Charles Darwin po, binigyan po niya tayo ng kakaibang view sa buhay, kung paano tayo nagsimula. Hindi po yung basta na lang may magic, basta na lang na minagic si ganito, minagic si lupa, nabuhay si tao, kinuha si rib, naging babae. So, asan po ang explanation po doon? Ang sasabihin niyo po na nasa inyo ang evidence yun lang po, Bible. Salamat sa iyo kapatid, pero yung sinasabi mo na ang paniniwala niyo is fact. Tanungin kita, nakita nyo na ba yung missing link na sinasabi nyo between apes and human? Kasi natuklasan, yung palang missing link, niloko lang tayo The top 25 crimes of the century according to Time Magazine. The fake ape man, Yantropus Dawsoni, was the scientific name of this alleged missing link. And it would have been an extremely early example of a creature showing both human and ape-like qualities. The jawbone was that of a 10-year-old orangutan, its teeth ground down to simulate age, and a crude chemical wash applied to the bone to make it appear ancient. Pinagsama yung jawbone ng orangutan at saka ng tao to make it appear na parang merong resemblance na yung tao sa ape. Yun ang tinatawag nila kasing missing link nung araw Ngayon, nang mawala itong missing link na to, nakita nyo na ba yung link na sinasabi nyo? Why has no one found the missing link between modern humans and ancient apes? We did find it. It's called Homo erectus. Then you have proven my case, sir. For no one has found the link between apes and this Homo erectus. Yes, they have. It's called Homo habilis. Aha! But no one has found the missing link between ape and the so-called Homo habilis. Yes, they have. It's called Australopithecus africanus. Oh, I've got you now. Fair enough. But where then is the missing link? Yung pong Shroud of Turin, napatunayan din naman po mali. At ayun yung pinapaniwalaan nyo na parang pruweba na nag-exist si God. Tinan mo, sabi ko nga sa'yo kapatid, I will not allow you to destroy my reputation. Wag mo akong iaakusahan ng hindi ka to... Saan pala? Nag-aral ka muna bago nakipag-usap sa akin
Hindi ako naniniwala sa Shroud of Turin, yung Papa sa Roma naniniwala ron, for your information, ano? Alam mo, yung pinag-aaralan ng tao sa mundo, no? Ano nga yan eh, napakaliit na bagay eh. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa natutuklasan kung paano paggawa ng buhok eh. Ako alam ko na kung sino gumagawa ng buhok eh. Ang Diyos, ang sabi niya, hindi ka makakagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Which is a challenge up to now to humanity. Sinong ateista nagtagumpay makagawa ng buhok na isang maitim at maputing buhok? Wala naman eh. Sinong ateista nakapagsabi na ang mangyayari after 3,000 years ay ganito or ang mangyayari after 10,000 years ganito? Sa Biblia, meron akong mababasa eh, no? Hindi pa natutuklasan ng siyensya, sinasabi na ng Biblia na ang mundo bilog. Nung araw, ang paniwala ng mga tao, ang mundo lapad. Mga information, gaya na sabi ko sa iyo, foreknowledge that was introduced by somebody who knows. Even if the entire humanity do not know it yet, alam niya na. Ngayon, kung sinasabi mo sa akin na ang evolution ay fact na, what are the facts to sustain the missing link ng evolution? Yung sinasabi mo na, di nyo kiniklaim na tayo descendants ng ape, kasin tayo. Paano yun? I don't understand evolution and I had to protect my kids from understanding it. We will not give in to the thinkers! Ano ibig mo sabihin na kasin tayo ng ape? Hindi ba pag kasin tayo, eh, isa magulang natin? Yung tatay ng, yung natay mo at saka tatay ko, galing sa iisa. Kaya tayo kasin. O ano ngayon yun? Ano ba yun? Is that an ignorant escape or is that an ignorant philosophy? Sabi mo, hindi nyo kiniklaim descendant tayo ng ape, pero kasin tayo. Eh, di ba yun din ang ibig sabihin nun? Ano ba naman, niloloko mo yata ako ng harapan eh, kapatid. Tag tayo magpinsan, iisa pinanggalingan natin. Brother Elis Argano, bali, pinipigilan ako ng mga kasama kasi alam nila na talagang mainitin talaga ulo ko eh. Pero, so, ganito po yan. Sir Elis Argano, bali, nire-respeto po kayo bilang matanda. Pero, syempre po, i-defend ko lang po yung stand ko. Yung sinasabi nyo po na regarding kasin, it means po na we are on the same branch dati. Kumbaga, term lang po yun, na we are cousins of the chimpanzees. Kasi, kaya ko po siyang i-defend. Kung kapatid, kaya naman tayo muna. Magkaintindihan tayo. Huwag tayo maglulukuhan, ano? Huwag mo sasabihin yung term. Sabi mo kasi sa akin, fuck na eh. Tapos kayo sinasabi mo, term lang yun. Magsalita ka ng facts. Sabi mo, facts na yung evolution eh. Ang evolution po is a fact na. Tapos ngayon, mag-ano ka, pupunta ka sa terms. Unfair ka niyan. Kumbaga term lang po yun, na we are cousins of the chimpanzees. Unfair ka niyan. Huwag mo sasabihin, napipigil ka ng init ng ulo mo. Ilabas mo lahat ng init ng ulo mo. At huwag mo akong ihismunin. Dahil, mas maraming refutable scientist na nasa side ko kaysa sa side mo. Parang lumalabas. Kayo lang ang naniniwala sa siyensya eh. Napakaraming napakahusay na mga siyentipiko naniniwala sa Diyos. Hindi huwag mo sasabihin sa akin 90%. Is there any available figure that 90% of scientists do not believe in God? 90% po ng mga scientists, kahit po i-search nyo po, na ang evolution po is a fact na. Ah!
Alam mo kasi ganito, no? Meron akong impormasyon na hindi naman kasi ganun karami yung hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kita kinu-question. Napakaraming mga sentipiko, mga award-winning and Nobel scientists na naniniwala sa Diyos. Napakarami. Pero para sabihin mo na ang binibigay mo impresyon, pag ang tao nag-aral na ng siyensya, natuto na siya ng totoo, ang totoong natutunan niya ay walang Diyos dahil 90% hindi naniniwala sa Diyos. For me, that is shocking, so I have to have evidence about that. When trying to reason with biblical literalists, they'll say that their Bible is historically accurate, even though the best they can show is that only some of the people and places mentioned in those fables were real, which of course they would be, since fictional stories are usually set in real places and often mention famous people of that time. But there is absolutely no historical or archaeological evidence that the stories are true, and biblical scholars often admit that they're evidently not true. Believers might also argue that the Bible is scientifically accurate, even though the earth is not flat, there is no firmament, the sun is just another star, snakes and donkeys can't talk, whales are not fish, and bats are neither birds nor locusts. Ritual spells won't purify anything, much less cure anything, because diseases are caused by pathogens rather than demons or curses. There was never a global flood either, nor could there have been. Everything the Bible says about any field of science is laughably and indefensibly wrong. Failing both past and present, defenders of the faith typically turn to the future, citing prophecies in the Bible which believers imagine to have been fulfilled, because religion is all about make-believe, and the Bible says that interpreting prophecy is one way to convince yourself if you really just have to swallow all this supernatural mumbo-jumbo some way.